Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyo. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan magugugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Ben Paipon inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan mga isyo sa ating bayan. Pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyo. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukula. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Ben Paipon inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan mga isyo sa ating bayan. Pag-uusapan mga isyo sa ating bayan. Pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please, Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please, in defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe, magandang gabi po. And welcome now to the program, Your Honor, please. Ako po si Ben Paipon at dito po tayo sa ating page, Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo. Nitong mga nagdaang linggo, itong nagdaang linggo ay nawala po tayo sa himpapawid ng dalawang beses. Because of talagang patindi po ang problemang kinakaharap po ng inyong abang lingkod sa pagtulong sa ating mga kababayan.
And sa wakas, today, July 11, 2022. Nangyari na po ang dapat mangyari. Ang mga nagre-reklamo po laban dito sa AA Castro Construction ay nakapag-file na po ng kanilang mga reklamo sa National Bureau of Investigation. So that is final already. About 20 of them, mga 2 po sila na nagpunta sa National Bureau of Investigation para maghain po ng kanilang mga reklamo. Ito po ang karapatan nila. Wala tayong magagawa po dito. Ito po ang gusto po nila. And this is what also what this is also what I advise the accused, no? No, kung gusto po niyang ano, kung gusto niyang kung meron po siyang inaakalang isasagot po dun sa mga reklamo, magpunta rin po siya, di ba? Punta rin po siya sa FBI o maghain po siya ng sarili niyang reklamo. Lahat po niyan, kanya-kanyang karapatan po niya. Kanya sana ho, huwag daramdamin, no? Ninuman, kung napunta po ang pagtulong po natin sa mga nagre-reklamo sapagkat nakita ko po na may katwiran po yung mga nagre-reklamo. And I was one of them in looking for justice para sa kanila. Kanya sinamahan ko po sa National Bureau of Investigation ang mga nagre-reklamo po yan. Okay? So, alas 10 po ng umaga hanggang alas 12 na, alauna na po. No? Alas 2 na po natapos yung pagpa-file ng reklamo at dire-diretso na po kami sa Radyo ng Bayan. Wala pa pong kainan. Ah, Radyo ng Pilipino. Wala pa pong kainan. Kaya patibayan po ng siguro yan. Pero I'm happy. Nasiyahan po ako sapagkat yung mga nagre-reklamo were brave enough to do what is right. Nakita ko po na masigasig po sila at ito ang gusto nila eh. Na mangyari. Unang-una, wala namang kasing settlement na nagawa, nangyari. Oh. Despite the series of meetings na ginawa po natin sa akusado. Oh. But of course, sabi ko nga po sa akusado, huwag siyang matakot dahil kung wala naman po siyang kasalanan, eh wala naman po siyang dapat katakutan. Okay? So what happens after this, oh, mga kababayan? After the filing of the complaint, identified po ang akusado, of course, ang may-ari po ng A.A. Castro et al. Hindi lamang po nag-iisa ito, et al. Meron pa po siyang mga kasama. Okay? Meron pa siyang mga kasama. What happens after the filing of the complaint? Ano mangyayari po? Pagkatapos po na maghain po ng reklamo sa National Bureau of Investigation, simple lamang o yan mga kababayan, i-evaluate po ng NBI. I-evaluate po nila ang kaso. Pagka nakita po nilang may probable cause, isasampa po yan sa Fiskalya. And the Fiscal's Office also will conduct its own evaluation and determination kung talagang meron ng probable cause. And if there is a probable cause for the filing of the case, dire-diretso na po sa korte yan. At kung meron pong probable cause, mag-i-issue po ang korte ng warrant for the arrest of the accused. Okay? Warrant for the arrest of the accused. Para sa ganun, ibigay po ng akusado ang kanyang panig. Wala pa pong wala pang conviction ito, ha? Wala pang conviction yan. Para ibigay ang kanyang panig para doon magkaroon na po ng paglilitis. But already, kung makikita po ng korte at hihilingin ng prosecution na dapat pong mag-issue na po ng warrant of arrest para magkasagutan na ho sa hukuman, eh pwede naman pong mangyayari yan.
And that is what we expect na mangyayari after the evaluation of the National Bureau of Investigation and then the Fiscal's Office. Okay? So abangan na lamang po natin yan ho, mga kabayan, lalong-lalo na sa mga taga-Kalayan. Alam po ninyo, malungkot po na masaya ako kanina. Sapagkat sa matagal ng panahon, nakita ko na naman po ang aking mga kababayan na hindi ko pa po nakikita simula ng kanilang pagsilang. Oh, nabalitaan ko na lang, ito pala, mga kamag-anak ko natin, mga malalapit na relatives po. Kasi sa Kalayan naman po eh, napakaliit na isla ho yan. Halos magkakamag-anak po ang lahat na nakatira ho dyan. Ganyan, masaya po ako at malungkot. Bakit malungkot? Sapagkat kaso itong haharapin ho natin. Kaso po eh. Hindi lamang po kaso ng mga nagre-reklamo, kaso din po ng taga-Kalayan ang aatupagin ho natin. Kanya ba, napakalungkot po para sa akin itong mga pangyaring ito. But justice has to be served. Mga kababayan ko, justice has to be served. No? At ayaw naman po natin na merong makukulong na walang kasalanan. Di ba? Kailangan ho mapatunayan na merong kasalanan. Eh kung walang kasalanan, eh di libre. Di ba? Ayaw ko po kahit isa man lamang na merong makulong na walang kasalanan. Kaya ho ako masaya dahil nakita ko naman ho yung mga kababayan ko. Kanyang alam po yung malungkot talaga. I was very sad. Hindi ako masyadong nakakatawa dahil nga po sa kaso. Kaso para sa akusado, para sa mga kaso, para sa mga nag-aakusa. Napaka-extraordinary. Ngayon lang nangyari sa akin ito, mga kababayan. Ang dati nating tinutulungan, yung mga hindi po taga-Kalayan, hindi ko po kaano-ano, pero natutulungan nun natin. Kanya nga po, naging masigasig po ang pagtulong mo natin dito sapagkat mga kababayan po natin itong sabi po nila, naaagrabyan. Of course, napakinggan ko naman po ang panig, the side of the accused. Kaya nga lamang po, naging mas matimbang na po sa akin ang pagtulong po dito sa mga akusado. Conrado Brotonel, magandang gabi po. Good evening po, Tata Ben. Okay. Nerly Escalante is watching. Nanguna po si Nerly Escalante sa mga nag-file ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Meron din pong hindi taga-Kalayan na napasaba po sa pagpapile ng reklamo. Okay? Nerly Escalante watching with you, sabi po ni Nerly. Nora Liopis is also watching. Okay? Cesar Torado, magandang gabi, Cesar. Good evening. Sa lahat ng mga taga-Kalayan, we will be updating you from time to time kung ano po ang mangyayari dito sa kasong ito. Hindi po ako natutuwa na nakasuhan po ito si April. Pero alam po ninyo, napakarami po sa mga taga-Kalayan ang agrabyado po dito. Sabi nila, agrabyado po sila. Kanya, sila po ay nag-file ng kaso sa National Bureau of Investigation. Okay? June Escalante is watching. Si June ay nasa Bulusan, Sorsogon. Magandang gabi, June. Good evening. Good evening, Sir Ben. Sabi ni Ma'am Nora Liopis, watching from Bulacan. Oh, malapit kayo, malapit sila diyan, oh. Okay? Good evening, Sir. God bless and more power. Magandang gabi po. Rufino Pablo Tataping, anong masasabi mo ngayon? Tapos na po ang pagpapile ng reklamo. Sinunod ko po yung mga recommendation ng mga elderlies po. Yan.
sinunod ko, pati mga kapatid ko po sa Kalayan, oh, nakialam na po sila dito, and we are together in this decision. Okay? Ed Bausa is watching. Magandang gabi, Padre. Ed, merci on. Good evening po, Kuya Ben and Miss Universe. Lynn, oh, God bless po. Stay safe. Ingat po palagi. Oh, magandang gabi din po, ta Ben. Sabi ni Ed Bausa, Miss Lynn, I also to all BSC family. A shout out daw po si Ginong Wilfredo Agustino sa Mindoro. Oh, nandito po sa Metro Manila? Oh, nasa Mindoro po. Okay. Mr. Agustino, magandang gabi po from Mercy Ong. Oh, Bong Navarro is watching. Hindi po yung sa ano ito? Showtime? Hindi ito si Bong Navarro sa Showtime? Okay. Fighter Rain. Oh. Ayan, kilala ko na ito. Oh, siya po ang star witness ho na mga nagreklamo kanina sa NBI. Okay? Meling Neri. Good evening po. Yan, sabi po ni Ma'am Meling Neri. Good evening, Sir Ben. Thank you for lending us your helping hand. Agyaman kami unay. Walang anuman po. Money. Walang anuman. This is my mission, really. Alam po ninyo, matagal ko nang hinahanap. Ano ba talaga mission ko? Dapat matagal na ho ako nagpapahinga rin sapagkat matagal na rin po ako sa broadcast industry. No? Dapat panahon na siguro that I should be enjoying my retirement days. Pero hindi po eh. Hindi makapagpahinga si Tata Ben at lumalakas naman. Kanya natutuwa po ako. God must be giving me the strength to do all these things despite our age, ho, mga kababayan ko. Kanya ako'y natutuwa. Tuloy-tuloy po na maglilingkod po si Tata Ben sa inyong lahat. Ha? Okay? Sa abot ng aking makakayanan. Ralph Escalante is watching. Good evening, Ralph. I know that you are waiting for this update. Oh, nakapag-file na kami ng reklamo laban po doon sa A.A. Castro na pag-aari po ni April Grace Castro. Okay? Jomar Memar, good evening po, Sir Ben. Magandang gabi din po, Jomar. Okay? Kumusta na ba ang problema mo? Jomar, how is your problem? Mukhang okay na ba kayo dyan? Okay na? Ha? Malaman ko lang ha, para at least masundan pa rin natin, oh, yung problema po ninyo. Alam po ninyo, may problema din po sa sakahan nila mga ito eh. Oh, kanya nga lang, nagkaroon ng pagpapalit na ho ng mga opisyales ng ating gobyerno. At medyo hindi pa po nila gamay itong mga trabaho na maibibigay po sa kanila. So mag-antay lamang po tayo ng konti, ha? Jomay? Mario Muega, oy Mar, good evening, my friend. Oh, ito po yung matalik ko namin from the Republic of Calamba, Laguna. Mario Muega, magandang gabi po to your family. Oh, Michael Angelo Chu is also watching. Good evening. Monral, magandang gabi. Felisa Malipiran, magandang gabi po. Hilda Liapitan, classmate, magandang gabi po. Good evening po, Sir Ben Paipon. Sabi ni Ma'am Felisa Malibiran. Oh. Nandito na rin po si Ma'am Lillian Gabriel. Oh. Blessed Monday po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Your Honor, please stay safe and healthy. Hello, Salaw and BSC family. God bless us all. God first. Share. Done na po. Sana ho, mga kababayan, oh, kung meron pong pagkakataon po kayo, like, share, and follow our page. Ito po yung Broad Streamcast Communicators. Okay? Paki-follow lamang po ninyo. Judith Kabugaw, magandang gabi po, Sir Ben. Ingat po kayo lagi. We do that. Okay? Dick Cabico, Sevilla, watching na rin po. Saludo po ako sa iyo, Tata Ben, sabi ni Ma'am Lillian Gabriel. Action agad. Sana po
magbigay inspirasyon ka sa aming lahat. Sana all action agad. Anong ibig sabihin mo? Merong hindi gumagalaw. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Kung ikaw lang masipag, ayos lang yan. No problem. Di ba? Ayos lang yan. Ang mahalaga ho dito, may gumagalaw para sa iba. Okay? Merong gumagalaw sa iba. Pero, pinakamainam po sana ho, huwag ho nating intayin ang iba na gagalaw po sa iba. Dapat tayo rin gagalaw para sa iba. Okay? Approve. Norman Escalante, sir. Magandang gabi po. Oh, tapos na ha. Na-file na po namin yung reklamo ho sa National Bureau of Investigation. I talked with the chief myself sa kanyang opisina at nag-usap po kami kung ano ang mangyayari ho dito. And I'm very appreciative of the accommodation and help given to us by the National Bureau of Investigation. I would like also to acknowledge here the presence of several media personalities po na hindi ko alam, no, sila po ay darating na malaman nun nila na si Tata Ben po eh, nandyan sa NBO ay magpa-file ng kaso. Akala nila ako magkakakaso. Pero probably bukas o mapapanood na natin sa iba't ibang mga himpilan ng radyo o kaya television ang ating inihain na reklamo sa National Bureau of Investigation. Our friends from the from GMA 7 were there. Yung crew ho nila sa TV crew nandun. At ganun din po sa ABS-CBN, ganun din po ang Channel 5. Thank you very much, guys. Oh, maraming salamat. And of course, yung ating mga kaibigan, sila Bernard Minyosa ho, ng Philippine Alliance of Investigative Journalism, nandun po pati yung mga kasama po natin sa PMI. Oh, nandun po silang lahat. Okay? And I'm very appreciative of their presence. Oh, mga kaibigan ho natin ang mga ito. Jenny Cho, Santos Sibayan. Good evening, Sir Ben. Sabi po ni Jenny Cha, Santos Sibayan. Joe Arirao. Joe, magandang gabi sa iyo, partner. Ha? Good evening. Naimbag Arabi'i, Sir Ben. Kastamat ka na kayo amin dita. Nympha Payas. Oh. Ano-ano ni Oscar Payas ito? Ha? Oscar Payas was also my classmate in Kalayan. Okay? Nympha Payas watching. Siguro taga-Kalayan din po ito. But I do not know. Nandito ka ba sa Metro Manila na? Ralph Escalante, Naimbag, Garabi Iyo, Mang Ben, watching from Subic. Oy, naglalangoy si ano? Naglalangoy siguro si Ralph. Maraming nahuhuli dyan, oh, na mga puslik. Oh. kanina, ang report ng isa nating reporter sa Radyo Pilipino, 331 million pesos worth of contraband. Nasabat ko dyan sa Subic. Okay? Of course, you're not there sa Bureau of Customs. Ralph Escalante. Nelson Agbayani is also watching. Jimmy Tuplano. Oy, Padre, kumusta ka na? Out of the hospital ka na ba? Good evening, Parin Ben. Sabi ni Jimmy Tuplano, always in and out sa hospital for his chemotherapy. Ha? Bong Navarro, good evening, Uncle Ben. Oh, at dito pala niya ako eh. Uncle Ben, sayang di po ako nakasama kanina. Uy, dapat sumama ka. Pero alam po ninyo, pwede pa naman kayong humabol. At pagka humabol po kayo, pagpasabi lamang po kayo para mapagsabihan po natin yung investigador na may hawak ng kaso para may i-consolidate yung mga magre-reklamo. Okay? Ex-Cyril Escalante Tan. Oy, magandang gabi po. This is the first time I hear this name, huh? Ano ito? Ex-Cyril Escalante Tan. Bong Navarro. Ano? Naglimis. Kansan. Apay di ka.
nag-file. Ayun. Nagtatanong sila, Bong, bakit hindi ka raw nag-file, no? Ayun, no? Naglumos ka kanon. Alam po ba ninyo naglumos sa Ilocano, ho? Ha? Drowned himself. Nako, Bong, bakit hindi ka nga nag-file, ha? Okay. Let me see. Nelson Agbayani is also Ilocano rin pala ito, eh. Naimbag nga Rabiita Taben. Watching from San Jose del Monte, Bulacan. Yan, Nelson Agbayani. Ilocano din pala si Nelson, eh. Oh, Fighter Rain. Oh, si Manny. Oh, ang lakas mo. Kanina, Sir Ben. Saludo. Oh, bakit ako malakas? Nagalit? May napagalitan ho tayo mga ko from the NBA. Pero wag na natin pag-usapan. Nag-apologize din ako sapagkat tumaas ang pressure ko. Tumaas ang boses ho natin. Anyway, nadinig ko ng mga ano yun, yung nangyari kanina. Nadinig ko ng mga nagre-reklamo ho sa NBA. At saka maraming mga media na nakano. Yung mga media man ang pinagtanggol ho natin. Okay? Franklin Disa, Doc, magandang gabi sa iyo, boss. Franklin Disa is watching. Mercy Ong, naku, Kuya Ben. Muntik nang magkasunog dito sa tapat namin. Mabuti po, naagapan ka agad. Marami ba kayong tubig kanina? Ma-mercy. Good. Huh? Evan Pedralves is watching. Naya Ravena, nanonood na rin po si Ma'am Naya. Oh, good evening po. Franklin Disa, good evening po. Watching na po. Good evening, sabi ni Eden Pedralves, my classmate. Okay? Ay, natutuwa po ako sapagkat si Mama Angelica is also with us now. Happy Monday and blessed week ahead po to all and more power to BSC. Sir Ben Paipon, your honor. And Ma'am Lynn, Miss Universe, stay safe po. Always, God be with us all. Yan. Thank you very much, Ma'am Angelica. Angging Paipon is watching. Good evening, Beth Obania Paipon. Ito na mo, mga kapatid ko na ito at mga relatives na talaga ito. Beth Paipon, ito naman po eh, pamangkin, anak ni Jimmy. Oh, thank you very much. Watching po, Tito Ben. Ayan. Kenny Escalante is watching. Uy, talaga madami na ito. Mahina talaga internet ko, sir. Sabi ni Jomai Maymar. Huwag ka mag-alala. Lalakas din yan. Alex Iacino, good evening, partner. Joel Lacandula, good evening po, Sir Ben Paipon. Watching from Pangasinan, Sir Ben. Ako po may pinaglalaban. Sana po matulungan nyo ako tungkol po ito sa isang minahan sa amin. Naku, eh, malaking pera ho yan. Oh? Mr. Joel Lacandula, no? Oh? Let me know kung ano yung problema niyan. Kung kaya natin, edi subukan nun natin, ho? But you have to tell me the details para malaban nun natin. Kung kaya, go. Go tayo. Pero kung hindi kaya, sorry na lang, ha? Ganun lang naman tayo, eh. Matanda na si Tata Ben. Ho? From Roland Escalante. Roland Escalante watching from Vienna, Austria. Ito, ho, mga kababayan po namin, ho? Mga kahit hindi po mga taga-Kalayan. Ito po kasi ang masakit dito sa mga nangyari po dito sa mga taga-Kalayan. You know, these people from Kalayan, ito, mga ano ito, mga mahihirap na mga kababayan po namin. Lahat po kami. Siguro, isa, dalawa, tatlo, mga mayayaman lamang po nandyan sa Kalayan. But all of us are farmers, carpenters, kung ano-anong trabaho po, oh, ng aming mga magulang habang kami po ay nag-aaral. Siyempre ho, sa pagsisikap po namin, pakikipagtulungan namin sa aming mga magulang, nakakaabot po kami sa mga kolehiyo. At dahil po dyan, nakakahanap po kami ng trabaho. At nakakalipad ho kami. Di ba? Nakakalipad ho kami. Karamihan po sa mga taga-Kalayan niya, nasa Amerika, nasa Vienna, tinan niyo si Roland. Nasa ibang mga bansa ho. Si Teresa is in Germany, o Belgium.
Germany. Nandiyan po sa Germany. Marami po sa mga taga-kalayan ang nasa iba't ibang dako na po ng mundo at kumikita naman. Unfortunately, ang nangyari po sa kanila, they were, hindi ko ba how would I say this? Naengganyo po sila na sumama sa isang negosyo where they could earn a lot of money. Ayan. Naengganyo po sila na sumama po sa isang negosyo na kung saan mayroong pong pangako na mayroong pera. No? Nakapalit. Katulad po ng payout weekly o monthly. In other words, mayroong babalik na more than the principal amount. Naging maayos naman po sana. Kanya nga lamang po. Bigla na lamang pong naputol itong 2022. 2021, nagtapos na ho. Eh, samantalang may principal pa. Nandyan po yung pera ho nila. Hindi pa na ibabalik po eh. Yan ang pumasakit dito eh. Hinahanap na po yung payout nila. Pagkatapos, hinahanap pa rin po yung principal. Hindi na po nila malaman. Kanya ho, nagreklamo na po. And this money ho, eh para sa kanilang mga pamilya, para sa kanilang kabuhayan na po ito eh. Pero, como relatives din po nila, ang nang-engganyo ho sa kanila, eh siyempre ho, magtiwala, nagtiwala ho. Ito mga taong ito, nagtiwala po sila sa kanilang sariling kamag-anak, sariling mga kaibigan. Until finally, nakita ho nila ang kanilang sarili, naubos po, nawala yung kanilang pinagpaguran abroad. So this is sad. Kasi dapat hindi mangyari ito sa mga magkakababayan. Kanya, I took the cudgels to help these people. Kahit si, kahit yung may-ari po ng construction company, I talked with them. Kanya nga lamang po, hindi po nangyari na magkakasundo. Kanya, nauwi po sa demandahan. So this is where we are today. Gaya po ng aking nabanggit po kanina, nalulungkot po ako sapagkat sa kauna-una ang pagkakataon after so many years, oh mga kababayan. Nakita ko muli ang aking mga kababayan at ang gugwapa ho nila, ang gaganda ho nila. Oh? Pero mas maganda si April, siyempre. Ayan. Okay? So, ay nako talaga. Nakalulungkot nga lamang. Oh, sapagkat nagkakasuhan. Okay? Sami Gabot, Sampan Padure, magandang gabi sa iyo. Good evening, ha? Our partner ho dito sa Broadstream Cast Communicator, Sami Gabot, goes on the air before me, alas 6 ng gabi. Panoorin po ninyo, ha? Maganda ho, komentaryo ho yung kanyang programa ho. It comes before me, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. That's Mr. Sami Gabot, Asintado. Ayan. Art Lim Khan, Art Canturia. Oh, ito mga kababayan. Good evening, Tata Ben, Idol Ben. Shout out to Mr. Ping Burias and Jose, ano ito? Oh, Jose. Ika sandali ha. Jose Ute and Navarro. Ayan. Meron pa eh. Okay, Jose Navarro. Of Zone 2 Bulan Sorsogon. They are watching you, idols. So, salamat. Ayan. Thank you very much po sa mga taga-Sorsogon. Ganun din po yung mga Eskalante. Nandiyan din po sa Bulusan Sorsogon. Okay? Maraming salamat. Vilma Tesalona is also watching. Si Ma'am Teresa Acosta Javier. Di po ba Belgium ba o Germany? Belgium. Ako nga pala kasi maraming chocolate. Oh. Ayan. Thank you very much. Ma'am Teresa, good evening po. Andy Lauzon is also watching. Oh. Nandiyan po sa Tacloban. Oh. At talagang tuwa-tuwa sapagkat ang ating bagong Pangulo ngayon, si BBM. Oh. Ayan. Kapitbahay ho nila ang nanay ni BBM. Ayan. Si Mr. Andy Lauzon. Good evening, Mr. Lausen's work.
Norberto Paipon, my brother ho, elder brother ho ito mga kababayan, who is also in Kalayan. Another brother is Ping Paipon, also from nandito po sa North Susana, Quezon City. Ping, magandang gabi sa iyo. Ah. Eve M. Ramos, blessed Monday night, Sir Ben Paipon, Miss Universe, oh, Ma'am Lynn, at sa lahat ng BSC family. Stay safe and God bless us all. Alam mo, Ma'am Eve, namimiss po namin kayo. Namimiss po namin kayo. Ganon din po ang mga Salam family. They are watching the program right now. Kasi nababahala na siguro sila. Na tatlong araw na ho akong hindi nakakapag-broadcast. Meron lang tayong inaasikaso na matindi kanya. Hindi po ako nakakapag-broadcast. But hindi ko po iwanan ang ating broad streamcast communicators. Pinagkatiwala ito ni Paring Tony sa atin. Okay? Gian Jean Salaw Esmilia. Good evening din po, Ma'am Jean. Good evening, Gino. At ganun din kay Hughes. Ha? Good evening to all of you. Good evening po, Tata Ben, sabi ni Gian. Okay? Maraming salamat po, sabi ni Mr. Andy Lauzon. Siguro, mas maganda kung magpasalamat ka sa Boracay. Di ba? Mas maganda kung magpasalamat si Andy Lauzon sa Boracay. Di ba? Ha? Ah, wala nang tubig daw yung dagat, padre. Ha? Wala na. Wala nang tubig sa dagat. Naku, Panginoon ko po, naubusan na talaga. Okay? Anyway, anong gagawin po ng bagong Pangulo natin? Dilagyan ng tubig. O, di ba? Ah, Andy, palagyan mo nga ng counting tube. Anyway, tuloy-tuloy na po tayo mga kababayan. O, dito sa ating Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicator. So, good evening, everybody. Okay? And ano bang gusto niyong pag-usapan natin? Pero meron akong good news sa inyo. Ha? Good news muna. Good news. Kasi, ang Meralco, mga kababayan, magsisimula itong July. Ho? Yung July bills po natin. Alam po ninyo, ang tatanggalin ho nila sa ating bill. Ho? 70 centavos and 67 centavos po rin po yun. 70.67 centavos oh, per kilowatt hour. Malaki-laki po ito, mga kababayan. Oh, 70.67 per kilowatt hour. Ito na po yung sinasabi po ng Energy Regulatory Board na dapat ibalik ng Meralco yung overcharge sa mga customers. Yeah. So this July billing ng Meralco, ito po ang aawasin sa mga bills ninyo. Okay? Kasama na ako dyan. Pero meron akong bill dito. Okay? So malaki-laki po ito. Problema lamang ho natin. Hindi ko alam kung kailan ipatutupad dito. Merong kasing desisyon. Oh? May desisyon ang Korte Suprema na pwede magtaas ang Meralco ng kanilang singilin oh, noong 2013 pa. At maaring kukolekta ho sila ng kasinlaki ho ng isosoolin nila sa mga customer. Nakita ho ninyo ang kalokohan po nito mga kababayan. May crisis na po tayo. Magtataas din po ng ano, magtataas pa rin po ng presyo ang Meralco. Pwede po bang ipagpaliban? Hindi po ba pwede ipagpaliban ho ng Meralco ito? Isasauli po nila yung overcharge. Pagkatapos binigyan po ng pahintulot ang Korte Suprema na magdagdag ho sila sa presyo ng kanilang kuryente. Hindi ko alam kung sasang-ayunan na po ito, ipatutupad ho o i-implement ng ERC. Pagka in-implement ito, Meralco will be collecting more than what it gave to the customers. So, 21 lamang po yung sinisingil po ng ERC sa kanila oh, na ibalik sa mga customers. Pero pagka umandar ho itong hike in the rate of Meralco, eh, mahigit na 22 billion pesos ito, mga kababayan. Kaya hindi ko maintindihan ito. ERC, ay, tignan naman ho ninyo mabuti ito. Para all the time, good
Ha? Good vibes, so, and good news. Pero pagka hindi, ako eh talaga naman. Pero ito na lang muna ang intayin mo natin. Itong July, may billing po tayo na mas mababa na po ng 70.67 centavos per kilowatt hour. Okay? Isa pang magandang balita ho, mga kabayan, no? Ito. Bukas, oh, big time rollback po ito sa presyo ng oil products. Sa diesel, oh, magbababa po ang mga oil companies ng 6 pesos and 10 centavos. Not bad at all. Oh, 6 pesos and 10 centavos. Magsisimula po ito bukas, alas 6 ng umaga. Oh, alas lahat na po ng mga oil companies dito sa Pilipinas, magbababa po sila ng presyo. Oh, sa diesel, 6 pesos and 10 centavos po ang ibababa ng diesel. Sa gasolina ho, oh, ang bababa po ay 5 pesos and 70 centavos per liter. Not bad at all. Malaki po ito, mga kababayan. Maganda po ito. Sana tuloy-tuloy na nga po ito. At ang kerosene, mas mataas po. 6 pesos and 80 centavos. Maganda po ito. Maganda ho. Sana magtuloy-tuloy na po ito. Para makaagpan naman tayo, makalusot na tayo dito sa crisis na ito. Ang inaantay na lamang po natin, kung ano po ang gagawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos tungkol dito sa food crisis. Tungkol po dito sa kulang po tayo ng karne. Mataas na po ang presyo ng karneng baboy, karneng manok, oh, karneng itlog. Oh, tuloy-tuloy pa rin po ang smuggling ho ng sibuyas. Wala na po bang pugdot ito ho? Bureau of Plant Industry, ano bang nangyayari ho dyan? Ayan na po talaga. Alam po ninyo ito, mga basic necessities ho natin, katulad po ng karne. Karneng baboy, karneng manok. Magtataka po kayo, mga kababayan. Why can't we attain self-sufficiency in these food products? Oh? Kalaki-laki ng mga lupain ho natin. Pati sa bigas, ha? Pati sa palay. Kalaki-laki po ng mga farms natin. Kalaki-laki ng mga lupain ho natin ng mga nagmamanok, nagbabababoy. Ang dami po nila ho. Pero bakit hindi po makompleto ang supply ng manok at baboy at kinakailangan pa po na tayo ho ay mag-importa ng mga produktong ito. Our president should respond to this. So, dapat po sagutin ho ng Pangulong Marcos ang issue na ito sapagkat obviously, the past administration of Mr. William Dar failed to do this. He never talked with these local producers po. Yung mga magbababoy, yung mga magbamanok, mag-iitlog ho. Hindi naman po nila kinausap eh. Ang kinausap po ni Mr. Dar and company dyan sa Department of Agriculture were the importers. Mas mahalaga po sa kanya ang mga importador. Bakit ho? Eh, mas malaki po siya, mas malaki pong kita dyan eh. Importation. Di ba? Mas malaki po ang kita dyan. Hindi ko sinasabi. Tumatanggap po sila. Eh, meron pang smuggling ho dyan. Di ba? O, di ang laki-laki ng kita. Ayun, nako talaga. Di ba? Tama ho? Kaya, Mr. President, magpagaling ho kayo, sir. Mr. Bongbong Marcos, sir, Mr. President, magpagaling po kayo. But we sound the call of local producers of meat products, chicken, eggs, and so on and so forth. Oh. Pati fish. We sound their suggestions, recommendations, para kausapin po ng administrasyon itong mga local producers because sila po ang susi eh. Hindi po yung mga importers. Tingnan ninyo ngayon, oh, mga, may problema ho tayo pandaigdigan. Oh, it's to its own na ngayon. Oh, o, paano tayo mag-iimporta pa ho ngayon? Sino magpapadala ho sa atin dito? Kung meron mga mapapadala ho dito sa atin ng mga pagkain, extra lamang ho nila. Pero kung
Kailangan nun nila yung extra. Di wala ho silang mapapadalawa dito sa atin. Pero samantala, ang dami po nating mga paraan para mabuhay po tayo. Na masagana. We can produce meat products. We can produce chicken. Meron nang nag-aalaga ng kambing. Meron nang nag-aalaga ng tupa. Anong nangyayari ho? May nag-aalaga ng manok. May nagsasabog pangaho eh. Di ba? Sana ho, the president, pangulo natin should not only listen to his economic managers this time. Kasi hindi naman po dapat eh. Napakahalaga po na kausapin po ng ating Pangulong PBM, Bongbong Marcos, ang mga local producers because sila po ang makakatuwang ng ating gobyerno para mapanatili ang supply ng mga pangangailangan pagkain ng mga Pilipino. Yan lang naman po ang kailangan nun natin. Bukas po sa Radyo Pilipino, kakausapin po namin yung mga broilers, yung mga mag-iitlog at malalaman nun natin kung ano po ang kanilang mga kahilingan sa bagong Pangulo. But first of course, antayin nun natin na gumaling ng lubusan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sapagkat tinamaan po na naman po ng COVID. Nakapangalawa na po siya. Panalangin nun natin. Kasi pangarap nyo, pangarap din niya. Di ba? Lahat tayo mga ngarap. Kung magkasakit po yung ating Pangulo, mahirap po yan. Hindi natin matutupad ang ating mga pangarap. Okay? Ipagdasal po natin na gumaling po siya. Ganon din po si Boying Remulla po, mga kababayan. Boying Remulla, Secretary of the Department of Justice. Na COVID din po ito. And there are other public officials na medyo may COVID-COVID po. Ipagdasal po natin sila na makaahon-ahon naman. Pero tayo ho, mga kababayan, alam po ninyo, tuloy-tuloy po ang pagdami po ng mga virus cases dito sa atin. Metro Manila and other parts of the country. Mag-ingat-ingat po tayo and let us observe health protocols. Yung pagsusot ng face mask, huwag muna nating aalisin po yan. Kahit sinasabi po nilang, hoy, wala nang COVID-COVID, sige na, libre zone na tayo. Hoy, mag-ingat-ingat po kayo, marami pa rin pong namamatay. At marami pa pong hindi na babakunahan. Lalong-lalo na po yung mga hindi pa babakunado. Mga bata at mga matatanda. Pagka kayo ay dinapuan ng virus, mabigat po yan. Mahuhospitalo kayo. Pero kung kayo po ay nabakunahan at kompleto ng dosage po ninyo, baka sakali maligtas po kayo at maaaring mild naman po ang pagkakas. But whatever it is, mga kababayan, mag-ingat-ingat po tayo. And still, let us observe health protocols. Okay? Approved? Arreglado. Alas 9 na ho. Alam po ninyo, gusto ko sana magpahinga ng konti. Sapagkat talagang hapong-hapunan si Tata Ben. Kaninang umaga po kasi talagang napakainit. Kahit nasa loob po kami ng opisina po ng NBI, mainit pa rin ho. Hindi po masyado malamig ho yung aircon. At alam naman po namin sapagkat bagong lipat lamang daw po sila. Yan naman po ang sinasabi po nila, kanya mainit. Paglabas po namin, katindihan ng init ng araw, Panginoon ko po, grabe. Kanya, sana ho, maintindihan po ninyo kami. Pagka medyo mapapagod niya na si Tata Ben, magpapahinga ng konti, pero I will try my best to stay with you until 10 o'clock tonight. Kaya sisikapin ko po at gagawin ko ang magagawa ko para magkakasama-sama po tayo, ha? Huwag po kayo mag-aalala. Alright? Let me see. Ed, ang sinalihan kasi nila Tabet ay isang pyramiding scheme. Sa umpisa ay makaka-pay out sila habang marami pong naguguyo o nabibiktima.
Subalit kapag bukid na ang sindikato at wala nang sumasama dyan, yan, dyan na po nagkakaabyerya. O, tama po. Dyan na nag-uumpisa ang problema dahil wala nang nangyayaring payout. Actually, one year na ito. Ah, parang ito. One year na po na hindi sila nakakapag-payout. At gusto nila baguhin po yung kontrata. Yan ang masakit po dito eh. Babaguhin yung kontrata according to the desire of the owner. Eh, siyempre naman ho. The desire of the owner. Pero, kung kayo po ang investor ho, at may pera kayo dyan, hindi nyo ma-withdraw, pero mababawasan kung i-withdraw ninyo, eh magagalit naman po kayo. Sapagkat hindi naman ganun talaga ang usapan. Ang usapan, pagka nag-withdraw ka, yan ay nasa unang kontrata kasi ito mga kababayan. Pagka nag-withdraw ka, withdraw anytime, walang bawas. Yan o eh. Yan ang pangako sa mga ano eh, sa mga investors daw. O eh ngayon, isang taon na na walang payout. Meron naman po pa isa-isa siguro nagpe-payout. Pero karamihan po sa mga nag-invest ho, dito sa kumpanyang ito, ay hindi na po nakakatanggap po ng kanilang mga payouts. Kanya, nagre-reklamo na, natumatawag po sila sa may-ari, pero hindi sila nakakatanggap ng tawag. Pinipilit po nila na meron daw silang ginagawang paraan, meron silang binabagong kontrata. Pero ang problema kasi ho dito mga kababayan, pagtakip na lamang po ito sa hindi na nila pagka-payout. Kasi hindi pagka-pyramiding talaga ho mga mahirap pong ano ito eh. I-sustain, i-maintain, no? Napakahirap po niya. Gagawa at gagawa ka ng paraan, no? Para ma-sustain mo, para makapag-payout ka at ma-maintain mo yung negosyo. But, that is kung papayag po yung mga nag-i-invest at mag-i-invest pa. Kaya ang problema ngayon, nabulabog na ho yata. Oh, di ba? Tama ito si Mr. Ed Bausa po eh. Oh, matagal na ang ganitong sindikato. Kaya nakapagtataka na marami pang nabibiktima sa ating mga kababayan ng ganitong panloloko. Yung mga taga-probinsya po kasi mga kababayan, lalong-lalo na kung ang mga nag-e-entice o nagkukumbinsin sa kanila, sariling kamag-anak ko, eh madali lang. Unang-una yung mga katulad doon ng mga taga-probinsya o talaga, lalong-lalo na kung nasa abroad, kaya nila gusto nila kumita ng mas malalaki. Ayun, madaling naguguyo talaga ako. Madaling naguguyo. Kanya ang payo ho ng investigador kanina sa National Bureau of Investigation. Ito, ipa-file natin ito ha. Pero pakiusap ko sa inyo. Ito sabi ho niya. Huwag na ninyong uulitin ire. Okay? Huwag na ninyong uulitin ito. Baka hindi na kayo pakikinggan ng hukuman. Oh? Pero itong yung pagkakataon na ito eh, yung sabi po ng NBI eh talaga napakalaki ang pag-asa na mabigyan po kayo ng katarungan. Okay? Alberta Martina Duero, magkakalayan din ito from Kuwait. God bless po. Nasa Kuwait naman po ito ngayon. Oh, nanonood din po saan. Lino Henova Insan, good evening to you and to your family. Magandang gabi sa inyo, ha? Antonio Salao is watching. Oh, Ma'am Jean, magandang gabi po. Namimiss ko na po kayo, ha? Namimiss ko na po kayo. Angelica Paz, Sir Ben, total COVID cases as of yesterday po sa Pilipinas is 10,271. Alam po nyo, lumalaki po ito, ha? Talagang lumalaki po ito. From July 4 to 10 with 50 deaths. O, kita ninyo, may 50 patay. At 555 Sardinas po ito
in critical condition. Oh, nakahimlay. Diyos ko po. Ha? Ito po ang source po natin, DOH Philippines. Ingat po lahat. Tumataas po talaga. Pero meron pong sinabi ang na ang ano dito ang anong tawag itong Octa Research. Maybe in the next 2 weeks, baka bababa na po ang bilang ng mga virus na ito. They have one good reason kung bakit nila sinabi po yan. Siguro bukas baka sakali makuha natin ang Octa Research para magkapagpaliwanag ho sila sa taong bayan. Because then, oh, sabi ho nila, baka in the next 2 weeks, bababa na ho ang virus dito sa atin. Kaya, hindi po ba itataas ang level? Hindi po tayo tataas ang level 2. Level 1 pa rin po tayo. Ha? Okay? Afra Luz Paipon, where are you? Ha? Luz, good evening. Afra! Ito, pamangkin ko ito. Good evening. Anong pamangkin? Oo nga. Pamangkin. Good evening. Afra Luz Paipon. Yan. So, tuloy-tuloy po tayo, ho, mga kabayan. Ito pa, ho, bukod po doon sa virus po, meron pa tayong dengue na dapat pong atupag. At lumalaki din po ito, mga kababayan. Ho, marami pong mga namatay na rin po dito all over the country. At because ito nga, dumadami po ang lamok. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi natin nasusubo ang mga ito. Bakit tapos meron pang darating ano, bird flu, oh, hindi pa natatapos po yung ASF, Asian Swine, ano ba yun, fever, naku, Panginoon ko po, kaya tinakapos po tayo ng karne. Walang ginagawa ang DA ni Mr. William Dar, kaya sana Mr. President Bongbong, magpalakas ko kayo, kasi marami po tayong aasikasuhin dito, maraming aasikasuhin. Dengue cases is up to 90% ang dagdag ko, oh, this year. 64,797 na po from January 1 to June 2022. My goodness. Malaki ho ito. Nakakatawa ko to pagka nagkaroon kayo ng dengue. Pagka hindi naasikaso yan, namamatay mo kayo eh. Ingat lamang po. Maglinis-linis po tayo sa mga paligid doon natin. Maglinis-linis po tayo sa mga paligid. Ha? Okay? 274 deaths na po this year. Tingnan nyo ninyo. Ang dami po. Yung dengue ngayon po, mas marami pong namamatay ngayong panahon kaysa yung virus. Kaya ang sinasabi po ng Octa, mag-slow down na po yan. Mag-slow down. Pero we do not know kung merong ibang uri ng virus o isa uri ng sakit na naman ang darating ho dito sa atin. Maglinis-linis ho tayo, mag-ayos-ayos tayo ng ating sariling tahanan, mag-ayos-ayos tayo ng ating sariling katawan, ho, mga kababayan, para makaiwas ho tayo sa anumang sakuna, ho, sa anumang sakit. Ho. Mahirap na pagka nadapuan po tayo ng sakit. Alright? Issues pa rin ho tayo ngayon. Kaya pa ni Tatubin. Gusto ko pag-usapan mo natin. Itong inuuna po ng mga senador at mga kongresista ho natin. Alam po ba ninyo kung anong inuuna ng mga damuho na ito? Divorce eh. Bakit? Why divorce? We have a crisis ho. Bakit pinagtutulungan po nila ang divorce? Parang ito na po yung pinaka-urgent matter in the Philippines, na para bagang pagka hindi po natin napag-usapan ang diborsyo, mamamatay ho tayo, magugutom ho tayo. Ito si Robin Padilla ho, Senador Robin Padilla. Pinangangalandakan niya, protection yung itong ginagawa ko para sa mga pamilya. Panginoon ko po, hindi naman yan ang target mo eh. Pagbabago sa ating saligang batas ang gusto mo at isusulong na ang federal system of government, bakit hindi ka mag-focus doon?
Bakit diborsyo? Kailangan po ba natin ang diborsyo kaagad-agad dito sa ating bansa? O, ipagpalagay natin, Tata Robin. O, Mr. Senador, Senator. Gusto mong proteksyonan ang mga pamilya sa mga bugbugan blues. Kasi gusto, sabi mo, we have to protect them. And divorce is the only remedy for this. Ayop naman ho ito talaga mga kababayan. Why don't you strengthen the laws? Huh? Laws against women. Di ba? Violence against women. Di ba meron tayo yun? E ba't hindi ito ang palakasin ho natin? Para hindi makapagbugbog si Mrs. o kay si Mr. Di ba? Kung may nagbugbugan sa kanila, eh kailangan mahuli ka agad. Eh bakit hindi po natin tutukan ho ito sa halip na paghiwalay na po sila? Bakit? Wala na po bang pagkakataon na magbago ang tao? Saksakan man daw po ng pagkakriminal ang isang tao, meron pa rin pong natitirang maliit na silid ng kabutihan sa kanyang puso. Naniniwala po ba kayo niya? Baka hindi na kayo maniwala. Kung hindi na po kayo maniniwala, ibig sabihin, hindi na kayo naniniwala sa tao at hindi na kayo naniniwala sa Diyos. Kaya gusto niyo buwagin na ho ang pamilya. Why? Bakit ito ang inuuna nito mga senador ho natin? Instead of focusing their attention sa mga more urgent matters ho, na kinakaharap ng mga Pilipino ho ngayon, mga kababayan. Food crisis po. Oil crisis ho, mga kababayan. Scams. Corruption. Bakit hindi ito ang pag-usapan at tututukan ho ng mga senador? Sabagay, ayaw nilang pag-usapan ang corruption. Bakit? Itatamaan ho sila eh. Kaya siguro ayaw nilang pag-usapan ng death penalty. Bakit? Eh sila ang magigilutin eh. Di ba? O ayaw nilang death penalty. Pero gusto nilang divorce. Ano ba ito mga kababayan? Eh, naku talaga naman. Hindi ko na maintindihan ito. Mga politiko talaga. No? Magagaling ho sila magsalita pero wala naman pong gawa. Why focus on divorce? Bakit hindi siya mag-focus po dito sa ano? Federal system of government. Yan naman ang talagang gusto niya eh. Nanalo daw po siya ng 26 million votes. O mga kababayan. Kanya na dyan po siya. Kasi ang gusto daw nata, federal system of government. Bakit hindi doon? Bakit dito ka sa divorce? Mr. Robin Padilla, sir. Mr. Senator. Nakakatawa naman ho ito, mga kababayan. Hindi ko maintindihan. Ha? Marilyn Duerme is watching. Gandang gabi po. Ma'am Marilyn Duerme. Good evening. Ha? Protection daw po ng pamilya. Ang dami na po natin batas against violence. Pero bakit nangyayari po rin pong violence? Walang nagpapatupad eh. Pero kung may nagpapatupad, walang bugbugan. Oh, abatan natin ito sapagkat, alam niyo Japan has the least number of deaths oh, by guns. Nako, eh pero nangyari po sa Japan, namatay ho yung dating prime minister po nila. Dahil labang po sa isang ulol na may galit po doon sa premier. Hindi niya alam na yung kanyang ginawa eh talagang nakasaba, nakasakit ng damdamin sa buong mundo. Kita niyo yan. So nag-iisip po ang Japan, o ano bang gagawin natin dito? O, meron silang gagawin ho para ma-prevent ang ganitong crime. Eh dito sa Pilipinas, oh, meron na po ba tayong ginagawa?
Meron na po bang ginagawa ang mga senador ho natin, mga kongres, mga pulis, oh? Laban ho dito sa violence against women? Meron? Kaya tak nakikita. Pinag-uusapan, paghiwalay mo na lang. Hindi na nagkakasundo. Paano magkakasundo? Pinababayaan po na bugbugin ho ni Mr. si Mrs. Oh, di ba? Ayaw magreklamo si Mrs. Ayaw magsumbong ang mga kapitbahay kasi na, halimbawa si Mrs. natatakot ho. Di ba? Binabantaan ho yan. Yung mga nakakakita ho, may karapatan po kayo magsumbong. Di ba? Try to save the woman, oh. Bring the matter to the police, to the barangay, oh. Let the barangay do their, ano, do their job. There is responsibility nila to prevent any crime committed against people. Eh, walang nagsusumbong kanya. Ayun. Alam kaya ni Senador Padilla ho ito na dapat po ang taong bayan mismo kung hindi po nagre-reklamo yung principal victim po eh. May karapatan ho ang taong bayan na magreklamo, magsumbong. Ito po ba isinasabi ho nila? Ito po ba tinutulungan po nila sa edukasyon ang ating mga taong bayan? Meron po bang educational campaign para sa mga batas na ginagawa ng mga senador at mga kongresista? Mukhang hindi natin alam yung mga batas po eh. Sayang lamang ho eh. Sayang lamang ho ang mga sabagay ho eh. Talaga namang wala namang kwenta-kwenta yung mga batas na yan ang ginagawa ho nila. Hindi naman natin alam yung mga batas na yan. Na hindi nga natin alam kung naipatutupad o hindi naipatutupad. Gawa sila ng gawa ng batas. Pero wala naman po naipatutupad. Sa totoo lamang, oh, ang dami-daming very good laws para sa agrikultura. Oh. Ginagawa ho ng ating mga senador, pero meron po bang nag-iimplementahan ng taba oh, sa mga ito? Kung meron ho mga kababayan, wala tayong problema sa bigas. Wala tayong problema sa karne. Wala ho tayong problema sa manok. At hindi tayo kinakailangan mag-importa ng napakarami. Maniniwala po ba kayo? So, sino ang may problema ho, mga kababayan? Ang may problema ho dito, mga kongresista ho natin, mga senador ho natin, mga government officials who have nothing in their minds except what goes to their pocket. Ayip talaga mga ito, oh, mga kababayan. Grabe, oh. Grabe talaga. It's too much to bear. Masakit to, pero ito ang tunay na nangyayari. Okay? Naikwento ko na ba sa inyo yung nakakatuwa na nangyari po dyan sa Sri Lanka? Alam po ninyo, meron nakakatuwa na nangyari po dito sa Sri Lanka. Just like the Philippines, but worse ang nangyayari po sa Sri Lanka ngayon, no? Nag-resign na ho ang kanilang presidente sapagkat bankrupt na ho ang kanilang gobyerno. Wala na hong langis na pumapasok sa kanilang bansa. There is food crisis and all the crises nandyan na ho sa Sri Lanka. Kaya kahapon po, hinabol ho nila yung kanilang pangulo ho doon sa kanyang mansyon, sa kanyang bahay mismo. Oh, yung mga nagpro-protesta. Mabuti na lamang hindi nila nakita dahil napasok po ng mga protestors yung bahay mismo ng kanilang presidente. Eba, salamat po. Wala ho yung presidente kundi nakutsara na po siya. Pero ang maganda ho dito, nakakatuwa ho. Pagpasok ho nila sa bahay po, nakatambad doon sa kanila ang napakagandang swimming pool. Oo po, swimming pool. O anong ginawa ng mga nagpro-protesta ho, mga kababayan ko? Ay, nako.
Lahat na sila. Ha? They all jumped to the swimming pool and enjoyed themselves. Ha? Hindi na nagtanggal ho ng dami. Swimming-swimming na lamang po sila. Palagay ko, at dumi-dumi ng swimming pool after that. Ay, naku talaga. Pero yun, at talaga nakakatawa na. Well, at least, may napakinabangan naman noon ng mga nagpro-protesta. Swimming pool talaga, nakita ko nila, katampad doon sa kanila. Kanya, wow, kaganda-ganda naman. Mag-swimming tayo, eh mainit doon. Oh, hindi nag-swimming na ako. Congratulations sa people na kapag swimming sila ng libre, bahay pa po. Oh, bahay pa po ng kanilang presidente. Oh, farming ang dapat i-develop ni PBM, sabi ni pareng Ricky Isoy. That is what we are trying to say here, mga kababayan ko. Agriculture. Kailangan pagyabanin po ni PBM ang agrikultura. Gusto ko sana makita na one of these days, with urgency po ito, pulungin po niya yung mga producers po ng pork. Baboy. Yung local producers po, ha? Local producers. Mga baboy, manok, itlog, ano pa ba? Yung mga naglalako ng isda. Lahat doon sila. Yung mga gumagawa po ng mga pagkain na ito. Locally. Ibig sabihin, ito yung mga producers na mga Pilipino. Pulungin niya ito. Alamin po niya saan mga ito. Anong kaya ninyo? Ayan. Kaya mo ba ninyo mag-supply ng ganito karami? Ano? Pork. Itlog. Ano pa ba yung mga kailangan na natin? Gulay. And so on and so forth. Pagka sinabi nilang, sir, kailangan po namin ng saklolo. Anong saklolo? Anong tulong ang gusto ninyo? Yan ang presidente. O ako si BBM, ako ito talaga. Tatanungin ko talaga yun. Anong tulong ang kailangan ninyo? Because the government should be ready. Oh, kailangan ang gobyerno ay nakahanda na umagapay po sa pribadong sektor, lalong lalo na kung pag-uusapan mo dito para sa bayan. Di ba? So, yun, kakausapin niya ngayon yung mga local producers. Kung sakasakali ho, na meron pa rin pagkukulang sa mga pangangailangan ho natin, ho, pagkatapos na pulungin niya ang mga local producers ho natin, meron pang pagkukulang. Doon tayo. Humingi ng saklolo sa ibang mga bansa through importation. Pero sa tingin ko, ho, mga kababayan, kung pag-iigihin lamang ang pagtratrabaho ng mga local producers with the help of the government, talagang tutukan po ng ating pamahalaan. Palagay ko, ho, 6-1 years time, self-sufficient po ang bansang Pilipinas. Hindi tayo mag-e-export ng ganito kalaki. Pantakin ho ninyo, galunggong ini-importa ho natin. Samantalang ang dami-daming galunggong dito po sa ating karagatan. Can you imagine that? As in. Unbelievable talaga ho, mga kababayan. How our government officials for the past years have been doing their job or were not doing their job entirely, totally. Nakakaawa ang Pilipinas. Ang tatalino naman ho mga ito eh. Ang gagaling ho nila. Ang gagaling nilang magpaliwanag. Kayang-kaya nilang ano, yung sagutin kung ano man ang gusto mong i-suggest sa kanila. They can make better suggestions. So, sa totoo lamang. Pero after that, ano mangyayari? Hindi po nila gagawin. Kasi hindi sila kikita ho eh. Kung gagawin ho nila yung tama ho para sa bayan,
Hindi po sila kikita eh. Mr. President, hindi po sila kikita. Sana ho, magawa na po natin ang solusyon nito. Kasi nakakaawa na ho tayo. Jimmy Toplano, ho, gising ka pa partner. Ho, para si Parin Ricky Tisoy, gising pa rin ho ito. Ho. Alright ho, I think this is all for now muna mga kababayan. Masakit talaga ang I will make up with you tomorrow. Wala na talagang ipikit na hot si Tato Ben. Pero kaya pa rin po sana kanya lang. Ayaw ko lamang kung may stress masyado. So sa inyong lahat na sumubaybay po dito sa ating programa, maraming maraming salamat po. Yung mga nagagalit po sa atin at nag-file po tayo ng kaso laban po doon sa nakalaban po ng mga nagre-reklamo, pasensya na ako kayo. Trabaho lamang po ito at paglilingkod bayan. Pagsunod po sa misyon na iniatang po ng ating Panginoon sa atin. Dapat lamang siguro kung nakikinig si April, patunayan mo na lang na wala kang kasalanan. But be factual, be truthful, be honest. Okay? Okay? Ngayon, kung talagang sa halip na pakinggan po ang ating mga payo at mang-aasar, eh problema po niya yan. Problema po niya yan. Basta ako po, tao pa rin yan eh. Kaya nga lamang, kung meron pong ibang iniisip pa, nasa kanya na ho yan. Hindi ko na pakikialaman kung ano man ang gagawin ko niya. Ang akin lamang po dito, gusto kong tulungan ang ating mga kababayan na talagang inagrabyado. Naagrabyado po sa negosyo. I know, kasi nakausap ko siya, nakausap ko po ang mga nagre-reklamo, nakita ko po ang both sides, nakita ko po ang totoo, kanya ho, sinamahan po natin ito mga nagre-reklamo po sa NBR. Itong totoo dito ho, kung nakikinig po si Miss April, we already have a certified true copy of the Securities and Exchange Commission about your corporation. At yung wala kang nakuha na secondary permit to conduct any solicitation for investment purposes. Wala ka nun eh. And that is a violation of the law already. Alam mo yan eh. Alam mo yan. Dapat naintindihan mo ang batas. But I don't know kung talagang ayaw mo lang makinig sa tama at gusto mong pang mag-asar, eh okay lang sa akin yan. Wala akong hindi mo ako maasar sa ganyan. Okay? So sana ho, pagpayuhan po siya ng kanyang mga malalapit na mga kaibigan, your immediate family. Because alam po ninyo mga kababayan, ang nakasulat po sa complaint no, et al. Oh, laban po kay April Grace Castro et al. Ibig sabihin, kasama po lahat ang mga may kaugnayan po sa negosyo ni Miss April Castro. Yan. Okay? So, ay magpapaalam muna ako at magka Ma'am si Ma'am Felisa, marami pong isda ating karagatan, oh, doon sa fish port ng Lucena, kita namin nung minsan na papunta ho kami, saglit lang, iikot ang pangkan ng mangingisda, maya-maya, dami ng huli, huli, at bakit pag bulungan na. Sa
At totoo lamang ako dito sa Pilipinas, ang dami-dami ho niyan, kanyang alam. Bakit po? Kinakapos ho tayo ng isda. Kaya na bakit tayo kinakapos ng itlog? Bakit tayo kinakapos ng manok? Bakit tayo kinakapos ng karne? Okay? So bukas ho, ipagpapatuloy po natin ang paglilingkod bayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. I will be back with you on tomorrow, alas 8 hanggang alas 10 sa ating Your Honor Peace. Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicator. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.